Sa kasalukuyan, what's up Martians? Welcome back to a very different vlog for today. Actually, ito isang BTS, siguro hindi naman totally BTS, but siguro B-roll shot breakdown para sa inyo. Alam ko na medyo maikli yung ginawa kong sequence, pero sobrang dami kong ginawa para mabuo yung sequence na yun. So by the way, bago natin umpisan tong B-roll breakdown, you know, vlog na to, is gusto ko lang i-encourage kayo na sumali kayo sa isang contest na meron ngayon kay John Santana. Puntaan nyo yung video, follow nyo yung mechanics, at magsabihin na kayo ng mga B-roll sequences nyo katulad nun. Pero mas ini-encourage ko kayo na, you know, spin things up a little bit kung gusto nyo maging, you know, mag-stand out. To start things off, tuwing gumagawa ko ng isang B-roll sequence, I make sure na meron akong lista ng shots. Especially right now, in this pandemic, is sobrang bihira, as in literal na bihira ako makalabas at wala nang gano'ng shoot, eh gumagawa na lang ako ng mga B-roll sequence dito sa bahay. What good way to practice your skill is also to write them down. So, lahat ng napanood nyo ngayon sa sequence na to was made from 11 shots. The first shot was our hero shot. Didictate ko lang naman to sa inyo, which is yung dolly-in ng product, which is yung Pancit Canton. Ginawa ko lang, naglapag ako ng isang wooden board, nagdolly-in, inilawan ko ng dalawang setup from left and right, and then nakuha ko na yung shot, nagdolly-in lang ako. That was the first shot. Second shot, which is yung nakita nyong transition na binuksan ko yung Pancit Canton, manual kong binuksan yung Pancit Canton, and then nagmask out na lang ako sa mismong editing process para makuha ko yung gantong transition. Kung may idea kayo sa mask in and out, ganun ko siya ginawa. Nag-decide ako buksan yung Pancit Canton. From the first shot, and then bukas, kita yung canton sa loob, to the third shot, which is yung lipad from packaging shot. Itong shot na to, sobrang para sa akin medyo challenging kasi first time kong mag-After Effects at alam ko hindi pa siya ganun kapulido. Pero para sa akin, ito yung pinaka-paborito kong shot sa buong sequence na to. Una ginawa ko, pinaikot ko yung Pancit Canton sa isang stand, which gumamit yata ako ng green or blue screen. Hindi ko matandaan, wait lang. So sa nakikita nyo dito sa side, gumamit ako ng itim na kartolina. Ini-scotch tape ko yung canton sa isang stand, light stand actually, which is itong ginagamit ko na tripod ngayon. Tapos inikot ko yung canton. And then dinala ko siya sa After Effects, pero syempre kulang pa. And lalagyan ko ngayon ng shot na manually pinalipad ko yung Pancit Canton since, you know, manipis na yung Pancit Canton ngayon, back to normal na ulit, which everybody is missing yung Pancit Canton na to. So, kaya ako napag-decide din gumawa ng B-roll sequence na to. So, pinalipad ko siya manually sa green screen and then nag-chroma key ako sa After Effects, which is pwede mo naman din gawin ultra key sa Premiere Pro kung familiar ka. And then, another thing para mabuo tong third shot na to is nagpalipad ako ng bits ng Pancit Canton para medyo may onting feel na talagang pinalipad ko yung Pancit Canton galing sa mismong packaging. Kaya medyo dun ako natagalan gawin. So next shot, after that, is dinrap yung Pancit Canton sa mismong pan. Ang ginawa ko lang dun is nagdali out ako. So galing Pancit Canton, paatras, papunta sa pan, and then pababa. So ginawa ko siya, kung ito yung camera, pag ganun ginawa ko, boom. So sa nakikita nyo ngayon na shot, ganyan ginawa ko, yun yung manual shot. After that, syempre kumuha ko ng simpleng shot lang na close-up na nagbo-boil yung tubig at yung canton. Medyo nagkaroon ako ng ilang tries kasi hindi ko alam kung tama ba yung, alam yun. Yung kung yun ba yung gusto kong shot. After that shot, syempre gusto nating buuhin yung pinaka sequence kung paano nga ba talaga niluluto ang Pancit Canton, which is yung i-drain mo yung tubig. And then yung transition na yon is another wipe transition or mask transition katulad ng ginawa natin sa second shot, which yung mismo pang drain hinarap ko sa camera ng ganun. Talagang nilapit ko tapos inangat ko para makuha ko yung shot na para siyang nagma-mask out. And then diretso sa pag-drop ng Pancit Canton sa plato, which is simple lang naman, dinikit ko yung camera kong ganito, ito yung lente naka-point sa baba, tapos pinadrop ko yung canton sa baba. Boom. And then, yan. Next is simpleng bagsak sa plato. And then syempre yung typical add powder dolly-in shot. So, yun, it took about siguro one simple, isang take syempre dahil siya lang naman yung powder. Yung mini-mix, actually yung mini-mix na shot na yung ni-reverse ko lang yun dahil hindi ko makuha yung tin-twist na dapat ang action or motion na gagawin doon sa shot na tin-twist is iniikot. So, yeah. And finally, yung hero shot. Yung hero shot na medyo hindi ako, clueless ako kung anong gagawin at that point kasi kulang na ako sa Pancit Canton. Hindi na ako nakabili ng green na Pancit Canton dahil gabi na. Pero so far, so good. At kinabitan ko siya ng onti lang naman na smoke
effect. Nag-ultra clean ako sa Premiere. Tapos nilagyan ko ng onting 3D effect. Tapos, opacity, and then yan. Yan yung kanalabasan ng shot. So kung napansin nyo, hindi ko masyadong, you know, binroden yung pinaka-BTS dahil inaaral ko pa yung gantong way ng pag-shoot ng B-roll. Dahil kapag nag-shoot ka ng handheld or ng cinematic sequence, para sa akin hindi ko siya mapagsabay dahil mas focused ako sa ginagawa ko. But I hope, medyo may natutunan kayo sa part or sa sequence na to. Madali mag-pentool sa Photoshop, oo, dahil hindi naman gumagalaw yung picture. Pero pag sa video ka nag-pentool, per frame mo siya gagawin. Yun lang naman, personal thoughts. So medyo challenging to para sa akin at bago to. But I hope ma-apply ko to sa future. At possibly, gumawa ako ng bagong sequence gamit. Possibly lang naman ay donuts. Or siguro Chippy, Nova. Kung may suggestions kayo, comment down below. I hope guys na-entertain kayo sa B-roll sequence na ginawa ko. Kahit 13 seconds lang siya. Kasi yeah, medyo mahirap siya. At first time na inabot ako ng 2 days para gumawa ng ganito. But yeah. At syempre kung out of this world ka, huwag mo din kakalimutan na mag-like, comment, and subscribe. I'll see you Martians on the next, siguro BTS vlog. Or yung B-roll sequence na gagawin natin. Since, you know, we're just at home, quarantined, and we have nothing to do. Peace out!